nakakatakot or kahit hindi nakakatakot, memorable in your life, rides, amusement park or carnival na experience. Basta bawal yung roller coaster. Yeah. Siguro kahit left or right na lang. Amusement ride that was the most memorable for you that you ever went on. Yeah, or kahit yung pinaka ano na lang na memorable experience sa amusement park. Or do you guys like going to amusement parks? Ako kasi na, ako hindi kasi talaga ako sumasakay po ng rides, pasensya na. Hindi ko talaga siya nilalaban, so wala naman. Siguro, trinay ko lang nung last lang ng sa EK, bayaran ko yun yung EK, charot. Ano, nung nag-moment kami doon na kailangan sumakay, siguro yung ano, Disco Magic, akala ko ano. Dati kasi sinakay ko Disco Magic, saya-saya. Nung huli, hindi na talaga, sakit ng ulo ko, bish. Sa ano, yung paikot po, sa EK. Ah, sa EK. May kabayo? May kabayo ba? Hindi nga eh. Ang sakit po sa ulo, parang nahilo po ako. Namatay po tayo ng 5 seconds. Sige, mga ganong moments lang po. Ayun, tapos hindi ko na nilalaban po talaga ibang mga rides. Fear ko po talaga siya. Ayun. For me, the memorable... English ba? Tuloy mo yan. The memorable mo yan. Right, for me. Hindi. Oh, continue yung, mo yan, yung for me. Then, nabilo ka na. Dahil sa akin po yung sa Hong Kong, yung parang nasa taas kita, tapos ibabagsak ka na. Ah, oo, yun. Yan. Ayan, ang hirap. Hirap maiwan sa ere. Hindi, ibig sabihin ko yung kaluluwa sa ere, may hirap maiwan. Kasi kung ano yung katawan mo, nandun ka yung kaluluwa mo. Seconds of your entire life. Oh, bibiglain ka dun eh. Tapos i-uncut ka pang ganun, tapos bababa ka ulit. Para saan to? Masaya ba to? Pero yun nga, sobrang sayang feeling. At sa Hong Kong ko eh. Babayaran ko din Hong Kong. Babayaran mo na pa din Hong Kong. Alright, thank you so much. Before we proceed, we'd like to welcome our lead star for the movie Sakaling Magitan. Let's give it up for Elise Hosson. Palakpakan po natin. The very beautiful. Hi, Elise. It's okay. Kung ganyan naman kaganda, okay lang. Ayan. Hello? So, at least bumati ka muna sa ating mga kasama ngayon. Hello po. Gusto ko lang mag-sorry. Na-late po kasi galing taping. Pero sorry pa rin po. Should have been here earlier. Sorry po. And hello sa inyong lahat na nandito po. Thank you for giving us time. Alright, thank you. We understand. Grabe, very professional from taping. Diretso pa talaga agad dito. Alright, at least the question given to Makoy before you entered was, ano yung favorite amusement ride na talagang hindi mo makakalimutan? Maybe memorable, maybe favorite, or something you hate na hindi mo nauulitin. Ganyan. So si Makoy, ang shinare niya, the one from Hong Kong, yung aangat, tapos biglang babagsak na gano'n. Ikaw, meron ka bang amusement ride? Favorite ko po kasi talaga sumakay sa roller coasters. Yung feeling na yung pa-drop, yung parang mahuhulog yung, may iwan yung kaluluwa mo. Yun, yung favorite ko po. So, mahilig ka talaga sa mga rides? Yes, I like the adrenaline rush. Sobrang opposite ni Milo. Kasi si Milo ayaw daw talaga ako, niya. Ako, hindi talaga. Ayoko. Pag sinaniyaya mo ko, sorry, KJ na, pero hindi talaga. Mamamatay talaga ako. Si Makoy, ikaw ba Makoy? Personally, mahilig ka din ba sa mga amusement rides? Nahiligan ko na rin po kasi hilig na masamahan ko, syempre. Dami-dami na rin ikaw. Peer pressure. How about si Chai, ikaw? Amusement ride? Pareha kami ni Milo, hindi masyado. But I do remember this one ride when I went to Sweden one time. And then, during that time of my life, I was just generally afraid of so many things. I don't know what was going on with me. So I said, and look, like we went to this amusement park, and there was this, yung parang nasa kanya ni Makoy na yung angat ka, tapos biglang, you don't know when they're gonna drop you, and then suddenly you drop, and it's the longest 2 seconds of your life. So I looked up and I said, okay, just to prove to myself that this fear thing that I'm experiencing is a temporary phase, I'm gonna go up there. I'm gonna ride that. So I went, and then after that was like, it felt good. It was not just an exciting ride, but it was also kind of like, yes, Chai, yeah. As a person, you're all right. You're okay. This is temporary. You're okay. You're okay. Uulit pa ba tayo, Chai? I'm okay, man. Paolo, ikaw.
Siguro yung ano, yung biglang bumabagsak. Yung angat na mabagal. Tapos biglang yun din yun. Kasi nung time na nag-EK kami, tapos yung asama ko, yung mga brother ko, gano'n, tapos yung girlfriend ko, parang nung nasa taas na kami, umiiyak talaga ako, yung hagulgol. Kasi ayoko talaga ng rides, napilitan lang ako. Tapos yung sa mga babae, the things we do for love. Yung sa babae, yung lalaki doon, sabi niya, sabi nung lalaki doon, uy, umiiyak na yung lalaki. Napahiya ako kasi parang nag-iiyak. Basta umiiyak talaga ako, ayoko ng rides talaga. So yun ang may pinaka-memorable para sa iyo. Alright, thank you for sharing. Go ahead. Last question for everyone din. Since dito sa movie na ito, best friends play an important part. Sa tingin ninyo, if you're gonna have or if you have right now a significant other, importante ba that your friends like them? Why or why not? To be friends with your significant other? No. I mean, kunyari ako, may boyfriend, parang importante ba na kailangan like ng friends? Like ng friends, alright. Importante ba yung say ng mga friends mo sa relationship mo? Yeah. For me, I think so. Kasi, syempre gusto mo ding makasama yung kayong lahat, significant other mo, and then yung mga kaibigan mo. And kasi yung kaibigan mo, ikaw, kilala ka nila eh. So, alam din nila kung somehow, they know kung swak ba kayo or tama nga ba itong tao for you. Para they can tell if you guys click talaga. So for me, parang it's important. For me naman, so para sa akin na hindi kasi what if kung sabihin ng mga kaibigan mo ayaw nila dun sa significant other, anong gagawin mo? Sabihin wala na. Para sa akin nasa yung dalawa lang yun. Ikaw pwede mong kahit hindi nila nakakasama yung kaibigan mo, pwede mo sabihin mo, ito, ito pinagmamalaki ko to. In short, ka lang. Proud ka sa... O sino may partner mo? Ayun. Kaya negative or positive, dapat tanggap nila yun. It's your turn? Ikaw pa muna pa ako? Sige, okay lang. Wow! Ito kasi yan. Hindi, para sa akin, importanteng opinion lang yun sa magulang ko. Pero siyempre, sa mga kaibigan kasi minsan, hindi naman lahat talaga totoong kaibigan natin. So, pinaka-importante yung opinion sa akin sa magulang ko. Once na sinabi ng mami ko na, okay ito, ganyan. Pero siyempre, pagsasabihan ko yung magulang ko, kung lahat na lang na naging girlfriend ko, ayaw nila. Uy, parang may mali na sa pag-iisip mo. Ganyan lang. Yan lang. Magulang. Ako naman, tinitake ko naman ang importansya yung makibigan ko. Pero syempre, at the end of the day, kayo naman yung nasusunod eh. Yung kayong dalawa, sa inyo yung make your relationship, hindi naman sa kaibigan mo. So, I guess, yun. Sa inyong dalawa lang yun, hindi naman sa kaibigan mo. Syempre, binibigyan mo din, pinapakinggan mo din yung importansya, yung boses o yung mga sinasabi ng mga kaibigan mo. Pero hanggat maaari, at the end of the day, sa inyo yan dapat masettle and everything. Yun. And the rest will follow. Share it. In terms of like if I have a significant other and then I have my friends, should I require my friends to like my significant other? I think I don't have to require them. It would be appreciated if my friends like my partner. But what I require from my partner and my friends is a modicum of respect for each other. Kasi hindi naman maiiwasan na hindi gusto ng mga kaibigan ko yung naging partner ko. And I agree with Mira, at the end of the day, that's between your boyfriend or girlfriend or whatever. But I will put my foot down when one of them disrespects the other. When we are together, all of us, my friends and my partner, I require a modicum of respect between the both of you bilang ako yung kaibigan niyo ako. Diba? And kaibigan din ako ng aking
significant other. So, yun lang talaga. But of course, yeah, it would be great if they liked each other, you know. Alright, thank you. So, this question goes to A. Yes po. Tanong ko lang if what was your initial reaction when you saw the movie? Sa akin, hindi ko po tapos yung movie. Actually, when I was watching the last scene, kasi alam ko na na yun na yung patapos ng movie eh. So, sinabi ko kay Direk, kinalabit ko siya, sabi ko, Direk, tapos na. Parang sa akin nabitin ako. I felt good throughout the movie while watching it as a viewer. Pero yun nga, nabitin ako kasi nag-enjoy pa ako watching it eh. It's a movie that makes you feel good. Ganun siya kagaan. Pero at the same time, there's a plot, there's a story. So sa akin, sabi ko, direct tapos na. Ang bilis. So does this mean na you're looking forward for a sequel? Hindi naman, yung sa movie, ibig ko sabihin na parang bilis na tapos ng movie. Ay, tinanong ko rin to kay Makoy kanina. So, how has the movie changed your relationship with him? Ganun pa rin. Well, I think after the movie, we just said na, I mean, you guys saw it, na nag-ano naman kami, nag-hug na din. Parang, ano na lang. Ano nang hug sa'yo, ha? Di ba ako nag-hug back? Sorry. Lupag, okay na. Para, masaya. Parang tapos na din naman. We'll just forget about what happened, ganun. And then, we'll think of the positive things na lang sa naging outcome ng movie. For Elise and Makoy, ano yung aabangan ng mga fans natin kung meron tayong mga solo projects na gagawin after yung movie? After movie, anong solo projects na gagawin? Ngayon po naman, I'm just, kasi may mga, alam niyo yung, ano pa lang, waiting, sabi, mga naririnig-rinig pa lang na gagawin. So I don't, hindi ko po siya masabi pa and ayoko pong magpangunahan. So, for me, excited lang ako sa 2019 and I hope kayo din po. Si Makoy. Yung Nagat Mari po, nag-focus pa rin po sa movie ngayon. Pero meron po natapos na isang project po na digital. Project 514 po, malapit rin po ilabas po yun. Yan, ayun sabi ko ngayon kanina din about topic kanina mabigat yung about sa, tag dito? Pagiging depression, psycho, parang mga ganun bagay. About dun, kaya siguro panibagong project naman na mapapakita namin sa fans. Since tapos na yung movie, ready na ba kayong maitambal na sa iba? Parang bagong love team, bagong katrabaho, kung may bagong magbubuong love team, kung mayroong ibang makakasama si Elise, si Makoy, paano nyo i-handle yung gano'n? Ready na ba? Yeah. Well, kahit naman po before the movie, nagsisimula na din naman na naipares sa iba. So, I think we saw it coming and na ano naman na din yung sarili na prepare for what's gonna happen, for something like that. So, I guess... Ayun na kasi. Ayun lang. Basta yun nga, ako open naman ako sa lahat. Kahit siya makakatambal ko ulit. Pero nasa kanya naman ko yun. When doing your project, hindi ba parang dumating yung point na gusto niyo nang sumuko, di ba? Parang ang hirap din nung parang ibibigay niyo yung kilig kahit hindi naman kayo kinikilig. Paano yun? Paano niyo hinandle yung ganung bagay? Sa ginawa ko po, binalikan ko lang lahat din yung mga good memories namin. Kung kunyari may mga bagay na may naalala kami, pinasok ko lang din kung sa eksena. Kaya siguro tuwing tumatawa ako, kinikilig ako sa character niya, nagiging natural. Yun po, yun yung ginamit ko, yung mga magagandang nangyari po sa amin.
same din po yung actually mahirap eh kasi syempre during the film may lungkot tapos meron ding galit. So somehow dun siguro ako nahirapan sa tanggalin yun. Pero yun yung inuna kasi pag nung natanggal na yun, I mean pag nilagay mo sa isip mo na tanggalin yun. Yun, babalikan mo lang din yung mga memories and the good times. Kaya it's easier afterwards kasi hindi mo na makakalimutan yun eh. It naturally comes out. Okay, last na lang. Hindi ba kayo natatakot na kasi you work as a love team, di ba? Parang after nito, may susuporta pa ba sa akin? May ganun ba kayong mga naiisip? Kasi love team kayong sinuportahan before. Love team kayo ngayon, pagkatapos nito, hindi na kayo love team. May susuporta pa ba? May ganun ba kayong mga nasa? Naiisip na. Paano nyo na-handle yan? May takot ba? Of course po, hindi naman yun mawawala dahil especially before na nagkaka-problema during those times, dun mo maiisip talaga yung mga ganun. But at the end of the day, you'd also want to believe in yourself. Kasi syempre, sino pang maniniwala sa sarili mo, kundi ikaw mismo, dun magsisimula. So, kailangan mong kailangan mong isipin na you'll make it. And it just shows na kailangan mo talagang magpursige para merong marating and maging what's the word? Para supportahan ka. So, you'd have to push yourself talaga. Hindi mawawala yung takot. Meron pa din naman. Pero, kung alam mo yung sarili mo, kung alam mong kakayanin mo, you'll think na it's gonna be okay. Yeah, it's gonna pay off. Yung takot po siguro, wala po. Kasi una pa lang pumasok kami, hashtag sa ako, nag-extra ako sa teleserye. Hindi ko lang may hinangad na maging sikat na sikat na artista talaga. Hangad ko lang mag-acting talaga, gawin yung passion ko. Kaya yung takot siguro, wala eh. Hindi ko naman siguro inisip na gusto kong sumikat. Wala sa isip ko talaga yun. Siguro naging bonus lang sa amin mga hashtags yung sobrang blessed na kami nagkaroon ng shoot eh. Kaya nga, nang ibabaw din siguro yung respeto as a love team naman, about naman sa love team. Kaya nang ibabaw yung respeto ko nagkaroon ng sitwasyon na ganito, yung decision ko na respetuhin na lang yung mom niya, yung mga nangyari. Kaya yun, para sa akin, wala eh, masaya lang naman kami nang napapasaya namin yung mga tao. Kahit gaano karami or konti. O sa yung totoo lang. Sabi nga namin ni Paolo na pag-usapan namin, ayaw namin mag-expect. Kasi pag lalong nag-expect ka sa mga bagay-bagay, lalong hindi napupunta sa'yo. Kaya, go with the flow lang po kami. Okay. Hindi kayo natuwan kami, na-realize lang namin. Kaya yun, thankful kami kung ano meron po ngayon. Hi guys. So, follow-up ko lang sa question niya, yung humugot kayo ng mga moments para ma-deliver yung Philip. So, on-screen and off-screen, ano yung top 3 maklis moments nyo na sa, yung na ginamit nyo, yung ang inisip nyo, ginamit nyo para magbigay kilig to sa pinikula? Ano yung mga, di ba sabi mo kanina na ginamit nyo yung, inisip nyo yung mga good times na ano, para magbigay ng kilig doon sa movie. So ano yung mga naiisip mong moments na yun na kumbaga makakategorize mo na yung top 3 na maklis moment na naaalala mo to bring that kilig? Siguro ba sa akin, isa muna din po maibe. Yung una ko nakita siya sa kotse kasi umiyak siya nun eh. Parang nasa kotse kami nun. Umiyak siya. Ito kami yung nag-start eh, nung umiyak siya sa BBB, yung down siya sa
sa love life niya noon. Kaya yun yung una ko din na realize na para sa akin, ako pala yung magiging way para kahit paano makalimutan niya yung problema nung love life niya noon dati. Kaya yun. Bakit yung sumatawa? Ayun po. Ikaw, Elise. Yung mga, tama po na pagkakaintindi ko, yung mga ginamit ko na memories namin in real life. On screen or off screen? Siguro yung mga moments sa PBB. Yun, dun kasi talaga kami nagkakilanlan. Dun mo malalaman na totoo lahat. So yun, binalikan ko yung mga dati. I agree naman na para medyo bitin nga yung pinikula, di ba yung nag-external, ano. So, if the movie became successful at magkaroon ng part 2, so are you guys still willing to do the sequel? Eh, depende po sa kanya. Parang hindi po siguro ngayon. Yeah. Kami naman, nakatuwa naman lang ang feedback po sa yung magiging professional po kami. Siguro yun ba yung panghawakan po namin? Kaya, ikaw, si Liz, tanongin niyo po. Isipin niyo yung mga natatrabaho niyo na kailangan ng trabaho. Oh, yun din. Actually, continuation, continuity, check up. Diba? Ay, walang trabaho itong mga ito. Kailangan. So, is-sequel po namin. Kausapin ko na lang po yung dalawa din. Check up. Thank you guys for answering the question. Thank you. Ano mahirap.